Hello mga Lodi! Kumusta kayo dyan? Itong video na to mga Lodi, tungkol to sa affidavit of discrepancy ng Marina. Kagaya nito mga Lodi, kung makakatanggap kayo ng status kagaya nito, nakasulat sa baba, as per checking, ganun, you have two mismo account daw. Kung may ganito kayo mga status mga Lodi, tapos resubmit, Advice ko pala sa inyo mga Lodi, panoodin nyo po yung part 1 nito. Kasi ito part 2 na to. Pakipanood yung part 1 kasi nandun yung step by step kung anong gagawin. Kasi nandun yung mga requirements, no? Dito sa part 2, i-explain ko itong tungkol sa affidavit of discrepancy. Kasi madami ako natanggap na message. Gustong manghingi ng soft copy. Anong gagawin nito? Saan ipagawa? Kaya ito yung i-explain ko dito sa part 2 ng affidavit of discrepancy mga Lodi. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, itong Lodi Merge, para ma-update kayo sa mga informative videos na i-upload ko kagaya nito mga Lodi. Kaya mga Lodi, please subscribe my YouTube channel para ma-update kayo ng mga videos na katulad nito. Ito mga Lodi, dito tayo sa part 2 mga Lodi, kasi madami kasi ako natanggap na message nito tungkol sa affidavit of discrepancy, kung paano, anong gagawin, saan magpagawa, mga ganun na message mga Lodi. Kaya gumawa ako itong part 2. Malaking tulong ito mga Lodi, no? Lalo na sa mga baguhan, yung mga nagsisimula pa lang. Nakakalito talaga to mga Lodi, kahit ako na medyo matagal lang ng barko. Mga Lodi, pag nakatanggap kayo naman ganito, as per checking, ganun, pagawin tayo ng affidavit of discrepancy. Kagaya ito, may status sa baba. Ito yung ipapagawa na letter, mga Lodi, no? I-explain ko sa inyo. Yan, mga Lodi. Ito yung affidavit of discrepancy na ipapagawa natin. Take note mga Lodi, hindi tayo mismo ang gagawa nito. Ipapagawa natin to kahit dun sa mga nasabi ko na to sa part 1. Yung iba siguro di tinatapos yung video. Pwede to ipagawa kahit dun sa mga nagnonotaryo. Alam nila to mga Lodi, kahit ipakita nyo tong soft copy na to, kung anong mga gagawin, ganun, na tungkol to sa dalawang account, i-merge sa mga Lodi. Or ito sa akin mga Lodi, doon to sa mga may mga ano, yung mga attorney's office, doon ko to pinagawa. Question number 1 mga Lodi, isa sa mga natanggap kong question is pinaka-common talaga mga Lodi, kahit ako ito din nangyari sa akin. Wala naman akong account na isa. Paano naging dalawa? Ito yung pinaka-common mga Lodi, no? Hindi naman ako gumawa ng mismo account na isa. Ba't naging dalawa? Yun yung pinaka-common mga Lodi. Kaya nakakapagtaka paano naging ganito. So mga Lodi, sa pagpagawa mo ng affidavit of discrepancy, itong letter na to, kasi tatanungin ka ito, ano ipapagawa mo, bakit ganon? Ganito mga Lodi, napaka-common ito, yung iba din di alam yung isang ano email nila, ang alam lang yung bago. So yung ginawa ko ito mga Lodi, kung tatanungin kasi tayo ano yung luma at saka yung bago, ang ginawa ko dito mga Lodi, gumagawa lang ako ng ano yung sa luma, kasi di ko nga alam mga Lodi, yun yung nilagay ko dito. I was the one who created the said account sometimes in year 2016. Ito yung napakatagal na email address, nilagyan ko dyan kasi di ko naman nakita. Kung may nakita yung IT department ng Marina, sila na yung bahala mag-merge nyan. Tapos dito sa baba, I am also the person identified as, ito na yung bago mga Lodi, no? SRN, ganun, yung SRN number nyo. I was the one who created the said account this year 2022, kasi 2022 ko pa to pinagawa. Dito ko nilagay yung bago.
pa kung may nakita man yung IT department sa Marina na luma natin, dito nila ilagay sa bago. Ma-merge nila sa bago nating email account, mga Lodi, oh, dito mo ilagay. I was the one who created the said account this year 2022 using my email address yahoo.com.ph. yun mga Lodi. Ito yung soft copy mga Lodi. Kung gusto nyo i-screenshot, screenshot nyo lang para may mapakita kayo sa paggagawa nyo kung saan kayo magpagawa. Ganun mga Lodi. Tapos may mga question din na yun nga, sila bang gagawa? Hindi mga Lodi, ah, hindi kayo ang gagawa. Ipapagawa nyo to sa, punta nga kayo dun sa ano, mga attorney's office. Pwede din sa yung mga nagnonotaryo mga Lodi, dun nyo ipagawa. Tapos mga Lodi, may nag-question din, paano malaman kung okay na? Sa panahon ngayon mga Lodi, no, napaka-importante ng email natin kasi madami connection na siya ngayon. Malaman mo itong mga Lodi kung okay na, magme-message sila mismo. Yung Marina, magme-message mismo sa email account mo with the new password. Kung may ibigay na sila na password mga Lodi, yun, okay na yun. Yun na yung gagamitin mo pagbukas mo sa Marina mismo mo. Yun na yun. At saka yung password, pwede mo din palitan. Yung name doon, yun yung email address na bago mo. Tapos yung password, yun na yung sa ano mo, yung binigay na password, tapos pwede mo din palitan. Doon mo malaman na okay na yung affidavit of discrepancy na pinasa mo. Ganun mga Lodi ha. Basta advice ko mga Lodi, panoodin nyo yung part 1 para mas maintindihan ninyo. Ganun mga Lodi, please like and subscribe. Hanggang dito lang mga Lodi. Salamat sa panonood. Hopefully makatulong to sa inyo mga Lodi sa mga namo-problema katulad dito. Kasi laking perisyo talaga to mga Lodi, no? Itong paggawa natin ng ganito, itong affidavit of discrepancy. At saka napakatagal ng email mga Lodi, napakatagal mag-reply ng Marina mga Lodi. Advice ko din, tuwing umaga, damihan nyo ng message. Itatadin nyo ng message kasi kadalasan umaga sila nagbabasa. Kung di naman mga Lodi, kung malapit kayo sa Marina, lalo na sa Manila, puntahan nyo po. Puntahan nyo dun sa IT department para panay follow up kayo. Kasi sobrang tagal talaga ngayon ng online-online mga Lodi. Kaya mga Lodi, salamat sa panonood. Please like and subscribe for more informative videos. God bless sa inyo lahat.